Nakaayos na nga pala ang mga gamit namin dahil for today's video, may pupuntan tayong magandang resort dito sa Marbelles, Bataan. At nandito na kami sa resort at naglalakad na kami pababa papunta sa cottage area. Malayo-layo pa? Oo, mababa pa yun. Nagulat nga ako dahil ganito pala ang dadaan ng pababa dito sa resort na to. Sa tinagal-tagal ko kasi dito sa Marbelles, ngayon lang ako makakapunta dito. Kaya naman i-enjoy ko na lang itong paglalakad na to dahil kasama ko yung partner ko. Aww. Itay mo ako. Alam mo, nagwa-waterfalls yun pa ako. Puno tayo 7 para maramdaman mo yung paa ko. Bahang-baha na. Oh, bili. Talaga. Ay, gusto ko dun. Oh, picture tayo dun. Garutay. Ay, madilim pala. Pababa pa nga lang kami niyan pero marami na kami nakikitang perfect spot para sa memorable picture namin. Sa sobrang excited ko nga ay gusto ko na magpa-picture. Pero sabi naman ng isa, wag na, bukas na lang kasi gabi na. Baka kasi pag nagpa-picture na ako niyan, hindi nyo na ako makita. Black beauty yarn. Uy, black lang, walang beauty. Puti-puti ka na. Daan-daan love. Kaya bukas pag-aknan natin, agarito kayo dyan. Adventure yarn. Sobrang namang hanga ako dahil dito pa lang sa dinadaanan namin ay napakaganda na. Parang nga kasi kami nakapag-adventure na dahil dito sa daanan nila. Pero syempre, hindi pa rin namin kinalimutan na mag-ingat kasi nga gabi na. At kung makakapunta nga kayo dito sa resort na to, lalo na kapag gabi na, eh, pinapayo ko sa inyo na sobrang ingat lang kasi ganito nga yung daan nila. Pero kung makikita nyo, ayan, may bata pa rin dito kahit gabi na. Siguro i-guide nyo na lang sila para kahit gabi na, pwede pa rin kayo pumunta dito. Siguro nga kapag umaga dito ay napakaganda at makakapaglakad ka na maayos. Kaso kasi pinalano talaga namin gabi to kasi wala kaming free time sa umaga. Pero na-enjoy naman namin ang gabi na yan dahil sa sobrang ganda ng resort na to. Syempre, lalo na ako. First time yarn. Pero huwag kayong mag-alala guys dahil yung ibang daanan naman dito may pwedeng kapitan. Sa bawat dadaanan nyo naman guys ay meron namang ilaw kaso hindi sila magkakalapit kaya may mga space pa rin na hindi masasakop ng ilaw kumbaga madilim. Kaya magdobling ingat na lang tayo kapag pupunta tayo dito. At sa abangan ng aming nilakbay, nilakad at mga kinapitan ay nandito na kami sa cottage area. Hindi talaga ako makapaniwala, nandito na kami. Ganun kasi agad masasabi mo sa haba ng iyong nilakbay at nilakad. Pero kahit naman napagod ka sa paglalakbay at sa paglalakad mo, sigurado naman kasi mapapawi ang mga pagod mo sa paglalakad mo dahil sa mga nagagandahang tanawin dito sa resort na to. At masasabi ko nga napakaswerte ko dahil makakita ko ng isa sa mga napakagandang creature ni God. Aww. At syempre isa na ako doon. Ito nga pala ang mga nagagandahan at nagpopugian na mga kasama namin for tonight. At wala nga silang kaalam-alam na binibidyoan namin sila habang nagmamaritasan sila. Naiisip ko pa nga lang na mapapanood nila to, ay natatawa na talaga ako. Paano ba naman ito yatang video na to yung nakaraang pang taon? Maski kasi ako hindi ko na matandaan kung kailan naganap yan. Siguro sa panaginip ko yun nagbablog din ako. Tignan nyo naman itong kasama namin, may sasabihin yan na... Hi guys! Welcome to my channel! Supportive Friends Yarn! Kirit pa yan, tingnan nyo gagawin yung sa ice cream. Oh, tawa pa siya. Guys, maliwanag na at kitang-kita nyo na kami. Nandito na kami sa cottage. Ayan yung inarkila naming cottage na napakaganda. At sa mga oras na nga yan ay nagre-ready na kami ng pagkain dahil yung iba ay wala pa. Sinisimula na nga ng kasama namin na pabagayin yung uling para makapag-ihaw na ng bangus at mga iba pang isda. At ito naman yung area ng cottage namin guys. Kung makikita nyo ayun, may swimming pool siya ng pambata at may bahay din siya. May nirerentahan din siya na bahay. At magaganda din yung mga nakapaligid pa na cottage. Tapos ito naman yung napili naming cottage na okay na okay kapag marami kayo. Ito naman yung mga pagkain at inumin na dala-dala namin. Halatang hindi pinaghandaan yan. At nakuha pa talaga namin magdala ng plato. Napakadaming dala nga namin, parang buong bahay. Of course, di namin pinalagpas ang pagkakataon na makapag-video dito sa napakagandang beach nila. At feeling ko nga nasa paraiso ako. Uy, paraiso pero madilim.
Habang nagbibideo nga kami, napansin namin na marami palang nag-overnight dito. At hindi na nga nakakapagtaka dahil sa sobrang ganda ng resort na to at relaxing pa. Ito na nga ang pinakihintay ng lahat, ang kainan syempre. At magpapahuli ba naman kami sa mga nagsasarapan na pagkain na to? No, nakapag-uwi pa nga kami. Sayang na nga lang di kami nakapag-uwi ng hotdog. Nanginayang kasi kami kung itatapon na lang namin yung mga excess foods. Uy, di nyo kinaya English yun. Pero sa totoo lang, kinakabahan na ako kung ipopost ko to o hindi na lang. Paano ba naman, hindi alam ng mga kasama namin na nag-uwi kami ng pagkain. Sorry na guys, nadala lang talaga kami. Sa mga oras nga na yan, sobrang sarap ng kain namin. Tapos biglang may kumanta ng, gusto ko nang bumit. Daw. Ngunit ayaw pa ng puso. Hoy! Pero totoo guys, sobrang galing ng babae na kumakanta nung gabi na yan. At sa sobrang galing niya nga, hindi pa ako nakaka-move on. At ito nga pala yung dala-dala naming tent. Nakakahiya talaga mga oras na yan. Ayan, tignan nyo naman guys, pang bata yung tent namin. Hindi nyo kinaya may tent kami, pero pang bata. Grabe nga talaga yung kahihiyan na inabot ko dyan. Feeling ko yung kahihiyan ko abot pa sa kabilang buhay. Nagulat nga yung mga kasama namin. Ang iba natuwa naman, ang iba na shock. Bakit daw ganun yung tent namin? Ikaw ba naman hindi magulat? Dalawang gurang may dalang tent na pambata. Pero kahit ganyan lang yung nadala namin tent, nakatulong yan sa amin ng malala. Nakatulog lang naman kami sa loob niya na parang ahas. Pero mas cute naman po ito kapag ang kids yung gumamit nito. Kaya mga mami, alam nyo na yung gagawin. Click the link in comment section. Sobrang matutuwa nga kasi ang anak nyo kapag binilan nyo siya nito. Dahil ang design nito ay parang castle. At bukod sa magandang design ay may iba-ibang kulay pa ito. Kaya ano pang iniintay mga mami? For the go! Ito nga pala yung itsura kapag pumasok kayo sa loob. Uy, pasilip lang yan. Huwag na nga kasi kayong sumilip. Bumili na lang kayo. O diba kitang-kita ang laki ng diferensya sa tent namin sa tent nila. Basang-basa na nga kami niyan dahil nakaligo na kami sa dagat. At ng mga oras na yan, paakyat na rin kami dahil maliligo din kami sa pool. At yung pool ay nasa taas pa, kaya for the go! Hindi nga namin pinalagpas ang pagkakataon na makaligo sa pool kaso nasa taas pa siya. Kaya nasa isip ko niyan, kaya ko to para sa yun, laban na to. Hoy, para kanino yun? So hanggang dito na lang guys, i-enjoy muna namin yung gabi na to. Kaya sa mga hindi pa nakakapag-follow ng aming page, i-follow, i-like, and i-share ang aming mga video. Thank you for watching! Bye!